Ang galing, no? Matalino sa pag-aaral ito. Siguro, anong average mo? Yung highest ko po is 98 something po. Pero yung first quarter po ng grade 10, 97 point something lang. Nung nag-valedictorian ka, anong average mo? Hindi ko po alam. Kasi po yung sa school namin, marami po kasi akong school. Fifth school ko na po ngayon. Matalino ka ba? Ba't palipat-lipat ka? Palaaway ka, no? Hindi, baka naglilipat sila kasi ng bahay. Naghahanap ng dahon. O kaya hindi nakakabayad. So, paghahanap ng dahon? Ng batwan? Batwan? Actually po, palipat-lipat ako ng school. Tapos, hindi ko po alam. Sa location siguro po. Akala ko nga po, abnormal kapag isang school ka lang. Nagtatanong, anong school mo? Nung grade 1, nung grade 2, nung grade... Ganun pa rin. Ha? Yeah. Kala niya normal yung palipat-lipat. Oo. Kasi ako dati, ang baba ng grade ko eh. Ang baba ng average ko. Pero wag niyo akong huhusgahan na bobo. Eh, pisan na nakukuha rin naman yan eh, kung ikaw ay driskarte at street smart. Napaaway akong ganyan dati kasi meron akong kaklaseng mayaman. Sabi? Tapos matalino siya, tapos ang taas ng grade niya. Tapos sabi niya, ganyan kasi talaga yung mga mahihirap eh. Mahihina ang kokote kasi walang masyadong kinakain na masustansya. Sabi niya ganun sa akin. Kasi bumagsak ako sa exam. Ay, grabe naman. Sabi ko, hoy! Hoy! Anong sabi? Nagulat ako, wag mo akong gugulatin. Baka naman nagugulat ako, wag ganun! Sabi ko, hoy! Hoy! Ano ba? Wag mong husgahan porkit mababa ang score ko sa exam. Hindi porkit mababa ang score ko sa exam. May bobo na ako at mahina ang kokote ko. Ano nagsasabing ganun? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Ano? Sa kadumaan? Kaming mahihirap, hindi porkit mababa ang score namin, bobo kami. Kaya kami mababa ang score, hindi kami nakapag-aral. Hindi kami nakapag-review ng maayos. Alam niyo kung bakit? Bakit? Yung kapitbahay namin nagbibidyoke! Ay, maingay! Maingay! Tama. Bawal na ngayon. May curfew tapos na. Hindi ako makapag-aral kasi huhugasan pa namin yung mga pinagkainan. Na plato. Aalagaan pa namin yung kapatid namin. Kapatid. Kasi wala pa yung nanay namin na nagtatrabaho sa factory. Oo. Aantayin pa namin. Tapos pagdating ng gabi, hindi kami makapag-aral kasi wala kaming ilaw. Kandila lang ang nagpapaliwanag sa bahay namin. Oo, tina mo. Diba? Kaya magre-review lang kami. Kinabukasan na pagpasok sa jeep. Sa jeep lang kami nagre-review. Ang kamalas-malasan pa. Pagsakay mo ng jeep, mapapaupo ka sa gitna. Ikaw pa ang taga-abot ng lahat ng bayad. So, paano kami magre-review? Naistorbo ka pa. Naintindihan yung pinagdaanan namin. Ganon. Doon lang kami magre-review sa jeep. Sa gitna ka pa na paupo. Lahat na nagbayad, inabot mo. Hindi na maaga pa ng buhok na basa. Nakakain pa ako ng buhok na basa at ang masakit. May split end sa gitna. Doon ako hindi nakapag-review na bother ako. Ba't ang split ends mo sa gitna? Di ba dapat split middle ang tawag? Tapos nilalait niyo yung mga uniforme namin kung bakit lukot-lukot. Palibasa kayong mayayaman, meron kayong mga yaya, meron kayong taga-plancha. Diba? Planchado na. Pagising niyo, planchado ng mga damit niyo. Isusuot na lang sa mga katawan niyo. Totoo. Tapos pagpasok niyo sa eskwelan, mga nakadikotsi kayo, komportable kayo. Samantalang kami, pag walang jeep, mag-MRT kami. Kami ang nagpa-plancha ng mga damit namin bago kami matulog. Lalabis kami ng bahay, unat na unat ang mga damit namin, pero pag sakay mo ng MRT, lalabas kang gula-gula na parang scratch paper ang saplot mo sa katawan. Tapos, sa dami ng taong nakasakay. Tapos huhusgahan mo kami. Yung rubber shoes kong puti na pang PE, sinabon pa ng nanay ko yan, pero sa MRT, tinapak-tapakan lang. Bawal yung ibilad sa araw. Diba? Oh. Tapos sasabihin niyo, ba't ganun ang tela ng uniforme namin? Parang makutim ang nipis-nipis ng tela. Kasi, kayo mayayaman kayo eh. Lang. Ang dami niyong uniforme kami. Isa lang ang uniforme namin. Yung suot namin ngayon, pag uwi namin, lalabahan ulit namin kasi gagamitin na naman namin bukas. Araw-araw sinusuot, araw-araw pinapalitan. Ang masakit, isa na nga lang uniforme mong puti na taihan pa ng ballpen. Oo nga, problema yan. Ano bang una nilalagay? Diba? Mainit na tubig o malamig? Bad trip. Hindi ko nga alam. Nagmamantsa yun eh. Paano kami magkakaroon ng mainit na tubig? Eh, wala naman kaming heater. Takore! Yung gas namin, isa pang prito na lang. Wala nang hindi na sapat para sa pampainit. Diba, isa na lang uniform mo. Matataihan pa ng Red Bull. Pinas kakalat pa yan. Dalaga na ako. Gulat ako eh. Di ba may pula yung dibdib ko? Dalaga na. Oo nga. Kaya huwag niyong hinuhusgahan kaming mahihirap ang pinagdadaanan namin bago pumasok araw-araw. Ang hirap. Istorya sa MMK. True. Diba? John, ganyan ka din? Naman. Kaya hindi na nag-enroll to eh.
Nag-tumbling na lang sa kanto. Kaya maswerte itong batang to. At maswerte din ang mga magulang niya dahil napakabait na bata. Na ibabalik ang paghihirap ng mga magulang. Kaya kayong mga nakakaluwag-luwag sa buhay, naku. Gayahin niyo siya. Napakapalad niyo. Mabait, huwag niyong sayangin ang oportunidad. Welcome to your all-time favorite search for outstanding amateur talents. Tawag ng Tanghalan sa...